La 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 la. Kuskus ka ng kuskus, kusot ka ng kusot. Lahat ng bahagi binubusisi. Aba, siyempre naman. Dahil para sa akin, hindi pwede ang makapit na mantsa at dumi sa damit. Mitikulosa kasi ako pagdating sa paglalaba. Ganun? Kaya naman, hindi pwede ang pwede na. Ang puti, dapat pinakamaputi. Ang iyong puso, ganito rin ba kalinis? Mitikulosa ka pa ba pagdating sa pagpili sa tamang desisyon mo? Sa paglalaba, kitang-kita mo ang dumit mantsa. Sa iyong pamumuhay, ganito ka rin ba? Suriin ang sarili dahil ang pagbabago ay hindi pa huli. May pag-asa, kaibigan, at sa Panginoong Hesus ito matatagpuan. 36, 37, tapos may isa pa akong ginawa, 38. Ay, ang dami naman. Anak, anong binibilang mo? Eh, mami, wag na po, nakakahiya. Ano nga yun, anak? Eh kasi po, binibilang ko kung ilan ang mga naging kasalanan ko kay God. Start sa Monday, nung kinurot ko si ate, tapos nakipag-away ako sa classmate ko, si Erica. Tapos, nung hindi ako, nagsasabi po at opo, "Hi, mommy, ang dami ko na pong sins." Eh bakit mo binibilang? Baka po kasi hindi na ako ma-forgive ni God. Alam mo ba kung ilang ulit dapat mag-forgive ang isang tao? Ilan po? Sabi ni Lord Jesus sa Bible, magpatawad ka ng 70 times 7. 70 times 7? Parang dami po, mami. Ganyan kabuti ang Diyos, anak. Kahit paulit-ulit tayo nagkakamali, ang forgiveness ni God ay paulit-ulit rin. Hindi po siya nagsasawa? Hindi siya nagsasawa at kailanman ay hindi siya magsasawa. Ganoon kalawak ang pangunawad ng Diyos sa atin. At yan din ang dapat natin gawin sa mga taong nagkakamali sa atin. Ang palagi ang magbigay ng forgiveness. Hindi ito ang pinangarap kong buhay. Pero, after what happened to me, I can't help having sexual encounters with men. I want to change. Meron pa ba akong pag-asa na makalaya sa buhay na to? Meron pa bang tunay na magmamahal at rerespeto sa akin? Pakinggan at panoorin ang episode ngayong Sabado, No Strings Attached, Decoding Love in a Hookup Culture. Dito lang sa Panahon ng Paghilom, tuwing Sabado, 9:30 hanggang 11 ng gabi sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Mga usapang pampamilya at mga usapin ng tamang pagpapasya. Abay, sasaan ka pa? Eh di siyempre, dito ka na makinig sa Family Matters. Sa ilang sandali ay sasa iyo na. Sumasayang pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC. Himpilang 702 DZAS. Agapay ng sambayanan. Family Matters. Programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYBS Bacolod, Pinoy Connection, 1197 DXFE Davao City, FEBC Radio TV YouTube Channel, FEBC Radio TV Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.
Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning, kayo po'y nakikinig at nanonood dito sa Family Matters ng 702 DZAS. Kumusta na po kayo? Kumusta ang inyong long weekend matapos ang Holy Week? At of course, kahapon ay ating Easter Sunday. Ang dalangin ng aming puso kayo at ang inyong pamilya nag-i-enjoy matapos ang mahabang bakasyon. Whether kayo'y lumabas ng inyong town o kaya naman ay staycation tinatawag, ay magandang umaga po. Welcome. Good morning po sa inyo pong lahat. Magandang umaga sa lahat ng kaagapay. Ito po ang programang Family Matters sa impilang 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Isa kaming AM station ng Far East Broadcasting Company Philippines at kasapi po kami sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. You can also listen or watch online through live streaming sa febc.ph sa pamamagitan rin ng Facebook page at YouTube channel. Type nyo lang 702 DZAS FEBC Radio TV. Tayo rin po ay napapanood sa channel 185 sa Signal TV sa pakikipagtulungan ng GCTV. Kaya salamat po sapagkat alam po namin na kayo tulad namin dito sa FEBC ay naghahangad ng ating pamilya ay patuloy po nating maitaguyod at hindi lang maitaguyod kundi lumago at magampanan ang gampaning binibigay ng Panginoon sa mga tatay, nanay, lolo, lola, tito, tita, kuya, ate, bunso. Ay nako, good morning and welcome dito sa Family Matters. And tuwing Lunes po, ay meron po tayong special emphasis on leadership in the family, in the community, and in the nation. Siya nga pala, in behalf of Kuya Willie Basilio, ako po ang inyong lingkod, John L. Milan, dito sa Family Matters. At tayo po ngayon ay meron pong special na panauhin mula pa sa malayong lugar ng Coron, Palawan. Ito po ay walang iba kundi ang mag-asawang Erwin at Carmi Fernandez. Good morning, Erwin and Carmi. Good morning. Hello, po. Hello, good morning po. Ayan. At maraming salamat sa inyong pagka-unlock sa aming paanyaya sa inyo na finally, nung nakaraan ay tinry natin via Zoom, di ba? Yung pala ay ang gusto ng Panginoon, live na live dito sa One Corporate Center. Opportunity. Yes, at tayo nagpapasalamat. At baka meron kayong mga babatiin na nakikinig, nanonood sa atin ngayon, Erwin and Carmi. Binabati po namin yung kapatiran sa Coron, Palawan, sa Hope of Glory Coron, at dito rin po sa Marilao, sa lahat po ng mga pastor, staff po dyan. God bless po sa inyong lahat. Yan, si Carmi. Hello din po sa mga kapatid ko, sa Pampanga po, sa nanay ko po. Lagi po natin tatandaan na mahal na mahal po tayo ng Panginoon, kaya po nagkaroon po tayo ng Family Matters para po sa will po ng Panginoon, at ang layunin po niya ay para po maibahagi po natin kung gaano po tayo kamahal ng ating Panginoon. Yes, si Erwin at si Carmi po. Siya nga pala, ang pangalan po ni Carmi ay hindi Carmi. Alias niya lang po yun. Opo. Kasi po, marami nagsasabi na siya ay kamukha ng isang artista. Sino ba artista na kamukha? Ha? Kaya yun ang naging palayaw niya at alias niya. Ano? Opo, opo. Hindi naman si Carmi Martin. Hindi naman. Pero maganda si Carmi Martin. Ano? Pero meron pa isang, ano, Carms. Ano nga yung pa? Nung kapanahonan po namin, kasi nung kapanahonan ko po, Carmina daw po yung mukha ko. Ngayon pong old na po ako, hindi na po Carmina. Karuminang mukha po. So, kamukha rin niya si Carmina Villarubel, kaya tinawag siyang Carmina. So, ang buong pangalan mo ay? Juliet Bautista Fernandez. Juliet Bautista Fernandez. And of course, si Erwin, ang buong pangalan ay? Erwin Fernandez. Yun, Fernandez. At tayo nagpapasalamat sapagkat kayo ay binayaan ng Panginoon ng ilang anak? Bali, apat po. Apat na anak, yes. Wala na po yung isa. So, yes. Tatlo na lang po. Ayun. At ano mga edad nila? Yung panganay po namin, lalaki, 25 years old po. Mm-hmm. So, yung nag-pass away po is, ano na po, kung buhay po siya, mga 23 years old na po, yes, siya. Then, yung third po, si Win,
16 years old at yung youngest po namin is 14 years old. Yan. Nako, eh, mamaya ay mapapakinggan po natin ang ginawa ng Panginoon sa kanilang buhay at kung paano si Erwin yan ay ginagamit ng ating Panginoon para pastulan ang kanyang pamilya. And this could be a good example sa mga tatay ng tahanan at suportado ng misis ng tahanan kung paano ang sariling pamilya ay maging house church o maging isang ika nga ay isang simbahan yung sarili mong pamilya. Of course, tayo po ay lagi na merong salita ng Panginoon na pinagbabasihan na ating talakayan dito, Carmi at Erwin. Ito ay matatagpuan natin sa araw na ito sa Joshua 24:15. Ito po ang sabi ng salita ng Panginoon na siyang magiging basihan ng ating puntalakayin po sa lakbayin ni Erwin and of course ni Carmi at ng kanyang pamilya. Sabi po ay ganito, "But if serving the Lord seems undesirable to you," NIV version, "then choose for yourselves this day whom you will serve, whether the gods of your ancestors serve beyond the Euphrates or the gods of the Amorites in whose land you are living. But as for me and my household, we will serve the Lord." Ayan, Joshua 24:15. Meron ka ba diyang ano ba yung Tagalog ba yung hawak mo? O English? Ano, ha? So, habang hinahanap ni Erwin sa Tagalog po, magandang balita, Biblia, Tagalog. "At kung ayaw ninyong maglingkod kay Yahweh, pumili kayo ngayon kung sino ang inyong paglilingkuran. Ang mga Diyos na pinaglingkuran ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia o ang mga Diyos ng mga Amoreyo na sinasamba dito sa lupain inyong tinitirhan. Ngunit para sa akin at sa aking sambahayan, kay Yahweh kami maglilingkod." Naku, pagpalaan ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga salita. At Erwin, ano ba ang iyong insight dito sa talatang ito? Ha? Dito po sa buhay ko po, nakita ko katulad kay Joshua, ng panahon na yon, pinamimili siya, mga tao niya doon, kasama niya, sabi niya, pero sa akin, sabi niya, pipiliin ko, sabi niya, ako at aking pamilya ay magsiserve. Sa panahon po natin ngayon sa buhay ko, para panahon na pinamili rin ako ng Panginoon. Yes. Susunod ba ako sa Kanya o dito ko maglilingkod sa bagay ng mga temporary lamang? Mm-hmm. So, panahon po na yun, hindi wala rin ako ng Diyos ng panahon na yun. Yeah. At ang Diyos ko, yung mga bagay na ikita, yung mga bagay na nagbibigay sa akin ng kasiyahan na alam ko na yun ang magbibidudulot sa akin ng kakontentuhan, kagkumpletuhan ko. Mm-hmm. Until such time po dumating sa buhay ko, yung aking anak, ay nung during nung Yolanda, ay kinuha sa akin before siya at yung aking tatay. So magkaparehas po yun ng taon, year 2013 po yun nangyari. Yes. At pagkatapos nun, at isang araw po, nagpakilala sa akin ang Panginoon. Wow. At doon po nagsimula ang journey ng buhay ko. Wow, wow. Nako, simula pa lang ha. Sumasalbo na si Erwin. Ano po? Sinasabi niya po sa talatang ito ay siya man ay hinatid ng Panginoon sa isang kapasyahan. Sa talatang ito, ang sinasabi ni Josue, make a decision. You must make a decision. Sino, saan mo ipaglilingkod ang buhay mo? Dito meron tatlong option eh. Ha? Yung Diyos doon sa pinanggalingan nila o yung Diyos-Diyos sa kanilang kinalalagyan. Pero yung pangatlong option, sabi ni Jose, para sa akin at sa aking sambahayan, kay Yahweh kami maglilingkod. Ang bottom line, you have to make a decision. Hindi pwedeng agos-agos lang. Hindi pwedeng agos-agos lang. Mabilis ang panahon, mabilis tumatanda, di ba? Hindi pwedeng agos-agos lang. You make a decision. At yung desisyon na gagawin mo ay better be right. At yun nga nakita natin sa unang patikim ni Erwin ng kanyang journey na he was led to make a decision. Ano po? At ito po napakahalaga. Naturuan natin ang ating mga anak na gumawa ng desisyon para sa Panginoon. Kasi marami mga undecisive. O kaya ay hindi makapagpasya. Hindi makapagpasya sa buhay. O kaya naman ay pabago-bago ng pasyahin. Ano po? If there is one important lesson and skills that we can teach our children and even our spouses, make a decision for God. Ayan. Eh, siyempre, lagi may agam-agam. Ikaw ba, Erwin, Carmi, dumating ba sa buhay ninyo na parang yung mga decision ninyo, hindi kayo sure? Opo, dumating po diba? Mga...
ano nakakatulong sa inyo para to go ahead? Sa amin po, sa ngayon po recently, nakatulong po sa amin minsan either po na minsan wala pong clear vision pero dahil yung trust namin sa Panginoon, wow, doon po kayo nagpapatuloy kasi naniniwala po kami na aming pinaglilingkuran sa Diyos ng buhay. Amen. Yan ang ating sinelebrate kahapon. Amen. Ha? Pasko ng pagkabuhay. Yes. Pasko, Pasko, Pasko ng pagkabuhay. Pinipilit. So dahil hindi man maliwanag ang detalye ng bukas, sabi nung kanta, di ba? Hindi ko alam ang bukas, pero alam ko sino may hawak ng bukas. Amen. At siya yung Diyos na nabuhay na magmuli. Praise the Lord. Nako, nawa ay naging magandang paalaala po ito sa ating pula. Babasahin rin ni Erwin. Sa English yata, yung nakita niya. Ano po? Joshua 24:15. Amen. Sabi dito, "But if you are willing to serve the Lord, then choose today whom you will serve. Will you prepare the gods who ancestors served beyond the Euphrates? Or will it be the gods of the Amorites in whose land you now live? But as for me and my family, we will serve the Lord." Amen. Pagpalain ng Diyos ang mga salitang ito sa ating mga puso. Ngayon, bago tayo dumako sa ating pagtalakay ng lakbayin ninyo, at bilang pamilya, bilang individual, ano, eh nais ko rin batiin muna ng happy listening and viewing ang mga nanonood sa atin, ang mga kasama namin doon sa Cebu at saka sa Bohol na nag-missional trip sa pamamagitan ni Brother Tito at Sister Tet at ang kanilang mga dinidisciple, ang kanilang COD. At ganoon din ang progress ng aming COS. Mamaya magkikita-kita kami diyan sa Marilao at mamayang gabi. Happy listening, happy viewing sa inyong lahat. At syempre pa lahat ng nakasama natin kahapon sa ano, sa Valenzuela, sa CMB Mall diyan sa Valenzuela. 5:30 ang worship, of course 4 o'clock o 4:30 ang pamilyaman. Happy listening po sa inyo pong lahat. At binabati natin Erwin and Carmi ang IRM, nagdiwang sila ng 115 years anniversary. At ako ay pinagpala na mahilingan na maghatid sa kanila ng salita ng Panginoon. Kaya binabati natin ang IRM. Mabuhay po kayo. Salamat sa inyong contribution sa evangelization and discipleship ng ating pong bansa. Yan. At baka may habulin kayong babatiin. Ha? Ano, binabati ka pa. Okay. Ayun po, hello po sa mga ano, sa Hope of Glory Coron po. Yeah. Artista na po kami, joke. Salamat po sa Bishop, binigyan po kami ng pagkakataon na salamat na makapag-live kahit na tinatawag na ondas. Ondas. Hindi po namin alam po, Bishop. So salamat po sa privilege. Kahapon, ilang beses na kami nag-a-attempt at narito sila, sinubok, pero hindi umubra dahil po uwi na. Sabi namin, ay ano na lang, ay is via Zoom. Tapos yung Zoom naman, hindi natutuloy-tuloy. Okay. Eh ngayon, nabalik po sila at mamaya, maganda yung ano, missional yung kanilang pagtunguho rito, mga kaibigan. Mamaya, mapapag-usapan natin. At kahapon, nagkasama-sama kami sa worship service doon sa amin sa Aliu Complex sa Mekawayan City. At iniwanan ko sila para pumunta sa ibang center naman namin. Kaya hindi kami agad nakita. Kaya na-remind ko sila na bukas tayo. Ituloy natin. Kaya hindi naman masyadong undas. medyo na overnight naman na napagbulay-bulayan. Of course, nagpapasalamat din tayo sa lahat ng ating mga kamanggagawang mga shepherd and dulo sa Hope of Glory at sa ano, sa darating na Thursday ay yung ating First Thursday Advancement Program ng Ministers Advancement Program diyan sa Worship Center ng Hope of Glory Community. Iba't ibang pastor. Kasama natin dyan si Bishop Eli Mercado, si Pastor Mar Diaz, at Pastor Art Concepcion, at si Pastor Hill Balignasay. Ano po, at ang mga kasama niya sa Walk to the Bible. Mula po alas 8:30 ng umaga hanggang alas 5, you are welcome to join pastors and leaders para sa ating advancement, Ministers Advancement Program. Kaya, happy listening po lahat sa lahat ng mga kapastoran na kasama natin dyan, mga taga Pilmepen, CICP, PCEC Pilmepen, mga Kamanaba Pastor, good morning po sa inyo pong lahat. Ayan, so yun, balikan po natin
ang ating pagtalakay. Mag-dive in na tayo, Erwin at Carmi. So, Erwin, ay ilang kayong magkakapatid? Kami po ay ani magkakapatid. Ani mo. Okay. At ang iyong tatay ay? Isa pong pastor, pero sa ngayon wala na po siya. Yeah, siya ay pastor at siya ay ginamit ng Panginoon para magsimula ng gawain yes, sa po. Sa Coron, year back 1982. Ganyan. Early 80s, di ba? At, pioneer din po siya ron sa Coron. Siya ang isa sa mga nagsimula ng gawain doon sa Coron. At, full gospel. Siya rin ay mission-minded, ano? Opo. At saan siya nag-mission? Missionary. Meron po siya sa Bicol. Mm-hmm. Nakatimbo siya ng ano rin, ng Makunakon, sa Marsabela, dito sa Manila, sa Batangas, Palawan, tapos yung ilang mga areas po sa Palawan. So, naikot niya po yung sa Coron, Palawan. Napaka missional. Island po, opo. Ni Pastor Bert Fernandez. Ayan. At ikaw ay pastor's kid. Pwede mo ba ikwento mo sa amin ang iyong karanasan bilang anak ng pastor? Bilang anak po ng pastor, ang totoo po niyan ako po yung naging sakit ng ulo ng tatay ko. Yun. So as a pastor kid po, talagang nakaka-intimidate kasi po madalas ako noong during that time, ako ay madalas na pinapa-attend niya, pero sa puso ko wala talaga sa akin yon. Most of the time, ginigising niya ako, pero hindi ako tumatayo o ma-attend sa mga gusto niyang patinan sa akin ng mga seminars o trainings niya. At ang pinaka masakit sa kanya, pag siya nag-preach, hindi po ako pumupunta. So, talagang sa buhay ko, mas pinili ko po talaga yung taliwas, kabaligtaran sa kanya. Mga ilan taong ka nun? Ano po yun? Start po ako ng mga high school siguro ako nun. Mga 15, gano'n. 14-30 packet po yun. Aha. So mga talagang teenager, ano ha? Teenager 13, po, hanggang 14, 15. Umabot ako ng 20s, 30, yun po talaga. Mm-hmm. Up to 30s ko, hindi pa rin talaga. So paatin-atin lang po ako ng church. Ano ang halimbawa ng naging sakit ng ulo sa'yo ni Pastor Bert? Yeah. Siguro po yung ano, yung sa kasalukuyan siyang nagpipreach doon, ako naman okay, nang manalangin siya, ako naman patuloy rin sa babang umiinom. Ayun, pambihira, so, no? So, tinutulig sa ako po yung simbahan. Ayun, alaga. Pinipiloso po ko siya. Uh-huh. Yan po yung mga nung tatay ko sa akin. Ako, pambihira, no? Sarili mong anak ay kabaligtaran yung ginagawa. Hindi mo na lumayo, dun lang sa labas. Tapos po yung mga kanta ng mga Christian, kinukompose ko rin, nagkukompose din ako. At iniiba mo ang binabago lyrics? Ko po yun. Halimbawa yung ang buhay ng Kristiyano ay nagtatampuhan. Ayan, tatampuhan. Nag-aaway yan. Nag-chismisan. Kasi naobserbahan mo. Opo, yan. Young as you were, nakita mo yung ano. Yes hindi. Po, yung lahat po ng mga sa loob ng simbahan. Mm-hmm. Mataas po yung awareness ko, kaya parang hindi po ko na na-attract. Yes po. Ayun, yun yung... Yun po yung bottom line yan. Yung mga ibang ganyan sinasarili na lang, pero ikaw, binoboyce out mo, di ba? Ayaw po. Ginagawa mo po ang kanta ang buhay ng Kristiyano. Nagchichismisan, nagtatampuhan, nagsisiraan, parang gano'n, ano. Hindi dahil invento, kundi nakita mo. Oh, totoo po yan. Nakita mo yan. Ano yan naman yun ang response sa'yo ng mga magulang mo pagka gano'n ka? Sabi niya, anak, masama yan. Sabi niya gano'n. Uh-huh. Sabi niya, kanta ng Diyos yan, huwag mong niloloko. Yung mother ko po masyadong ano sa akin, yung father ko, yung panahon na yun, medyo hard siya sa akin. Uh-huh. So, minsan napapaya niya ako. Hindi ko naramdaman yung pagiging tatay niya during that time. Ayun. He may be a good servant, pero pagdating po sa family, medyo nakalimutan po kami. Ayun, sa kanyang sobrang pagka-engross sa pagka-pastor. Sa talagang doon po siya talaga sa labas. Ayun, at hindi siya naging malapit sa'yo. At naging hard siya. Pero si mother mo ay?
Yung mother ko po, siya yung umabot sa akin kahit papano. Ayun. Sa kabila po ng mga ginagawa ko na hindi talaga maganda, patuloy niyang inuunawa yun. May panahon po. Ayan. Very patient po yung mother ko. Ayun. Ako eh, Carmi, kayo naman. Saan naman kayo nagkita nitong si Erwin? Sa Manila po. Aha. Paano ang inyong pagkikita? Sa school po. Siya po, schoolmate kayo? Hindi po. Iba po yung sa Lyceum po siya. Noon that time na nagkakilala po kami, Bulakbul po sila eh. Ikaw naman, tapos, saan ka nag-aaral noon? Dito po sa May Caloocan po. Caloocan. Sa Magkalayo ah. Computer College po. Opo. Lyceum, Manila. Actually po sa akin ako, hindi po ako nag-stop na po ako may schooling noon. Noon pa na. Pero nag-aaral ka sa Lyceum? Nag-aaral po ako Lyceum. So, paano kayo nagkita? Yun po. Bali yung classmate ko po, kaibigan po nila. Yung classmate ko po, working student po siya. Uh-huh. Sa gabi po, nagtatrabaho po siya sa... Isang banda. Then, classmate ko po siya. Tapos, ako sabi naman, niya, isang manginom sa banda ayun. Na yun. Ayun. Yung classmate ko po. Tapos, so, habang nung... kaibigan mong banda... Ay, nagbabanda-banda, ikaw umiinom. Tapos sabi niya, meron daw siya papakilala na gano'n sa school. Doon po nag-start yun. Ayun. Kasi ako umuwi lang dito sa Manila para maggastos. Ayun. Punta ko Cebu para kumuha ng pera. Pagdating sa Manila, doon dito ako gumagastos. So, nung panahon na yun, Cebu base kayo? Cebu base po yung negosyo namin. Ayun, nandoon ang negosyo ni Mother. Opo. Ayun. Pero si Father... Nasa Palawan po. Nasa Palawan. Oh, pero ikaw, na siya ng mission. Nagsisimula na mag-mission doon. Opo, si Mother nasa Cebu, may negosyo. Ikaw na kay Mother. Tapos uuwi ka rito para gagastos. So, ubos na pera, babalik ulit. Ayun. At isa sa mga punta mo rito sa Manila, pinakilala sa iyo, isang magandang babae. Ayan. Paano kayo nakita niya? Paano yung Army? Ayun po. So, yung classmate ko po, nung nasa school kami, sabi niya, Carmi, may papakilala ko sa'yo, mga friend ko. Sabi ko. Tapos sabi ko, sige, sabi ko, pakilala lang naman. Tapos nung nag-meet up nga po kami, actually po, may kaibigan din po siya, may kasama din po sila. So, dalawa silang mag-best friend, tapos nung classmate ko, so nagkita po kami sa, sa SM Grand, buhay pa po yung SM Grand po noon. Sa Caloocan. First meet po namin sa... Cinderella, Tapos, basta doon kayo nakita. Opo, so, hindi sa inuman. Ay, nag-meet up kayo. Yung classmate ko lang po. Yung kainuman mo, pinakilala ka sa isang department, sa isang mall. Kasi po yung, yung bar na yun, para po siyang banda, pero pwede mag-table. Yes. So, yun. Nagtitable-table po ako nung panahon na yun. Ng ibang mga chicks. Ng mga waitress doon, pag maganda nga na. Pero hanggang sa ipakilala ka, isang mall sa isang babaeng bumighani sa puso ng bad boy. Pagkakita po niya sa akin, huwag kamukha mo si Carmina. Yan agad. Dito ang tuwa ka naman. Siyempre po. So, ano ang impression mo nung unang makita si Erwin? Nung ang pinapakilala po kasi sa akin yung best friend po niya. Hindi si Erwin. Madaldal po yung best friend niya, hindi po si Erwin. Kasi may girlfriend ako eh. May girlfriend ka yung nun. Yung classmate ko po, yung kaibigan, yung girlfriend niya po. So yung classmate, yung best friend po niya, sabi niya baka pwedeng naman para may partner naman ako. Hindi yung puro na lang si Erwin ang may partner, sabi niya nun. Tapos baka naman may classmate ka dyan na available na ganyan. Ayun. Tapos nung nagkita nga po kami, hindi ko po madaldal po kasi yung baka nanonood. Dal-dal po siya. Nakita po siya, tahimik po siya. Tapos nung lagi ko po siya po yung pinapansin, sabi ko, uy, ang tahimik mo. Tapos sabi naman ng pinapakilala niya sa akin, best friend niya, sabi niya, hindi tahimik yan. Sabi, maluko yan. Sabi ganun, madal-dal din yan. Kaya lang, tahimik lang siya. Yun po pala. Kaya po pala nagtatahimik na po siya ay may itim na balak. May plano na po pala siya. Kasi natipunan niya po agad ako eh. So, pag ginawa po niya. Teka muna. Titiyakin natin kung totoo yan. Ay, version mo yan eh. So, nung una makita si Erwin, hindi mo agad natipuhan. Hindi po. Nakita mo na mo lang natahimik ka. Kasi ayun. Tahimik po kasi ayun, siya. Pero hindi dahil nakrasan mo. Opo. Ayun, si Erwin, totoo ba yung chismis ni Carmina na simula pa lang nabighani ka na? Opo, kasi siyempre nakita ko yung height niya. Ayun. Tapos magaling siyang pumorma. Ayun. Yun. Di po yun nang na-attract sa akin. May girlfriend ka noon? Opo, meron. Paano anyari?
Girlfriend-girlfriend lang po sa loob kasi yun. Yun, tama. Mga panahon kasi natin, gano'n, ano. May mga girlfriend-girlfriend na, ano. No? Oh, huwag nandiyan masaya may girlfriend, may boyfriend. Oh, so, hindi talaga seryoso ang relationship. Wala po, wala. At paano kayo nagsimula ng inyong relationship? Ayan. Yun po. Sige, Carmi. Di po namin nakalain na, ano, na nung unang pagkita po namin noon, tapos nung pag-uwi po namin sa bahay, tumawag po agad siya sa ano sa bahay, sa telepono pa po dati, PLDT pa po ato, RCPI. Paypone pa? Opo, hindi po, yung RCPI. Ah, yung ano, tama. Tapos, yun po, pagkatawag niya sa akin, eh, kasi kakaano lang po namin, sabi, hi, sweetheart. Sinweetheart ka agad? Sinweetheart, matindi ah. Sigurado na. Sweetheart agad, sabi ko, kakakita lang. Tahimik pa yung lagay na yun. Ano? Sabi ko sa isip ko, ang kapal na mukha na mo. ano nangyari after ayun that? Po, sa pangungulit po niya, eh, lagi po siya tumatawag. Tapos yung best friend naman niya, sabi niya, bakit pag akong kumukontak kay Carmi, ba't di ko makita, ba't di ko makontak? Ano ba number niya? So, ang ginawa po ni Erwin, iniba niya po yung number sa dulo. Binigay niya, iniiba niya. Opo, iniba niya. Dahil ayaw niya makontak. Dahil gusto niya po. Dahil gusto po kami lang po nag-usap. Talaga kaya po, nga, ano, maloko talaga, no? Magdadayal ka dyan, wala kang makukuha. Eh, mabuti ngayon, pindot eh. No, dial ho, no? Dial agad. Oh. ganun po. Ayaw. Tapos, yun nga po, yung... Kasi parang gumaganti rin po kasi siya eh. Kasi every time na ano, may natitipuan po si Erwin, naunahan po siya ng best friend niya. So, this kaya time, ngayon dito, ayaw niya na pumayag. Sa mga kita, paano naman nagsimulan tumibok ang puso mo kay Erwin? Yun po, nung ano, nakita ko po yung, ano, yung heart po niya na ano, tapos Christian po sila. Ayun. Kasi nung dalaga po ako talagang sabi ko kapag ano kapag halimbawang magkaroon po ako ng ano ng boyfriend gusto po Christian po sila. Ayun. Kasi gusto po wala pong bisyo. Ayun. Sa pagkakita ko kasi sa kanya niloko pa nga po niya ako, sabi niya pare daw po yung kapatid niya. Aba. So nung ano po eh mukhang pare talaga si Dong eh, no? Kasi mga nakaputi rin sila doon. Tapos eh hindi po niya sinabi po agad ang religion niya, baka po ano, baka hindi niya po alam yung po yung hinahanap ko na Christian. Tinago niya na siya anak ng pastor, baka ma-turn off ka. Yung pala yun ang hinahanap mo, yung kumikilala sa Diyos. Kasi nung panahon ko po nung hindi pa po ako Christian, talaga pong ang tingin ko po sa mga Christian born again po is Burn again. Parang kung sa Kapampangan po, sa taga-Pampanga po ako, tawag po namin sa mga ganyan is burbolin again, meaning buwang again po. Buwang again. So, natatakot po siya na ma-turn up ako, maano, na iwasan ko siya. Kasi nga po, alam naman po natin na kapag kalimbawang born again, talagang tinutulig po ng mga tao yan. Yes, nung panahon na yun, di ba? Opo, opo. Nung panahon na yun, pag born again ka, talagang ito ano, may mga sabi persecution, nila, yun, may ladies. Mga... ika nga ay minamaliit at pinagtatawanan. So, at isa rin po akong tumulig sa mga born again po noon. Eh, paano naman nagbago yung tingin mo nung ano, nung... Si Erwin na. Nung ano po, nung minsan po, kasi every time po nang nagsisimba ako sa Catholic po, nakita ko nag-sign of the cross din siya. Tapos dahil nga po, ano pa po siya, may kalokohan pa po siya that time eh. Tapos, nakikisign of the cross siya. Opo, sumasama din po siya sa simbahan. Tapos nagkukumunyon din siya. Tapos nung that time na, sabi niya, baka pwedeng ikaw naman naimbitahan ko sa church ng kapatid ko. Ayan. Tapos nung sumama na po ako sa ano dito po sa may saan yan? My Son Valenzuela. So my Son. Jesus Our Life po. JOL. Sa mga kaibigan natin Gatsalian. Pagkaupo ko po, sabi ko, bakit may mga tamburin, may mga banda-banda? Sabi ko, ano bang religion mo? Sabi ko, tinanong ko po siya. Kasi nagduda na po ako, parang hindi naman Catholic to, sabi ko. Tapos sabi niya, El Shaddai. Tapos sabi ko, hindi. Sabi mo talaga totoo, ano talaga religion mo nung sinabi niyang Christian born again? So parang nanglatap po. Tapos medyo iniwasan ko na po siya that time. Yun, eh dahil nga po ano, dahil nga po makulit po siya, pinuntan po niya ako sa Pampanga. Aba, talaga. Din na po. Pinurso ka niya? Opo, iniwasan ko na po siya that time nung nalaman ko pong born again siya. Iniwasan ko na po siya. At eventually, paano eventually na ikaw ay...
bumigay sa kanyang matiyagang panliligaw. Yun po, nakita ko po sa puso niya na ano, kaya lang po niya nagawa yun dahil nga po ayaw po niya na ma-turn up ko sa kanya. Nagayon. Tapos sa ano na rin po siguro nung unti-unti po na, para bang inaano po ng ano ko na ano na 'di ba yan naman ang hinahanap mo, yun naman ang panalangin mo na nabigyan kita ng ano ng lalaking kumikilala sa Diyos. Yun. Wow. So yun po, hindi po namin nakalain na isang buwan lang po kami, hindi po namin nakalain na ano nakinasal na po kami. Ayaw pa ng Erwin na. Ayaw pa nung lagay na yun. Tapos nanlataw pa. Yun pala, isang buwan. Opo, inaraw-araw po kasi ako sa Pampanga. Ayun. So, na-develop po. Mula Valenzuela ka. Valenzuela, pumunta ka ng Pampanga. Pampanga rin. Pero most of the time sa Manila po, sa Caloocan. Caloocan. So, tapos instead na bulaklak, madala akong lutong ulam. Ay, baka kaiba. Sa halip na bulaklak, lutong ulam. hindi mga chocolate, di gano'n. Lutong ulam. Nako, mga kaibigan, alam niyo po ito si Erwin, napakahilig magluto. Kaya masarap tong kasama eh. Masarap tong kasama. Luluto ang kanan lulutuan. Kaya, nako. At saka yun po, Bishop, yun po, ang kaya... Yan. Dahil instead na bulaklak po, tsaka chocolates po yung ano niya, lutong pagkain. So, parang hindi po ako makapaniwala na luto niya. Yung isip ko po, binibili niya lang sa restaurant. Tapos, ang one day po, nag-birthday po yung pamangkin ko. Inanok po siya na, para po malaman ko na talaga masarap siya magluto. Ikaw ba talaga nagluto niyan? Pinagluto mo? Hindi, nagluto po siya. Sabi ko, para lang po maniwala po ako na hindi niya po binili sa restaurant yun. Tapos nung nagluto po siya, wow, ang sarap talaga. Ayun. Kaya nung nalaman ko siya nagluto, masarap siya magluto, sinagot ko na po. Ayun, ganun kabilis. Nako, masarap din pala. Mamaya ay tutuloy natin ang ating usapan. Sabi ni Thelma Manjares, nakakatuwa naman po ang guest ninyo. Natatawa ako habang nagkukwento si Sir Erwin. Ito mo, yan ha. Talagang, may mga comment din dito. Sila Fanny, sila... Emiliana. Naku, mamaya bigyan natin ng daan ano po ang atin yung mga text dito. Pero syempre, Erwin at Carmi, magkakaroon tayo ng maikling break. Sapagkat every Monday dito sa Family Matters, meron kami special feature. Ito ay mga tips tungkol sa parenting na inihahatid ng Dr. Bessie Rios. Kaya mga kaibigan, pakinggan po natin si Mami Bessie. Heto na po ang memo ni Mami. Ang programang kapupulutan ng mga amo ni Mami. Ang programang kapupulutan ng mga aral para sa pagpapaganda ng relasyon at unawaan ng bata at magulang. Ala, nagkamali ako. Ang ganda sana, no? Kung yun po, marinig natin sa ating mga anak na alam nila na sila po ay nagkamali. Mga bagay-bagay na siya nating pag-uusapan mula sa inyong Mami Beserios dito sa Memo ni Mami. Napakaganda po na attitude ang marunong kumilala ng pagkakamali. At ito nga po ay masisimulan natin kung ang atin pong mga anak ay batang-bata pa. Dahil dito po, laying down the foundation. Ano po ang atin pwedeng gawin para maging ready sila? Handa sila na tanggapin ang isang pagkakamali at ano ang kanilang pwedeng gawin. Memo number 1, pwede po natin silang bigyan ng isang positive outlook kapag po sila ay nagkakamali. Yung hindi natin sila masisisihin at kung ano-ano pa natataas ang kanilang guilt. Memo number 2, maganda rin po na alam ng bata na ito pong mga pagkakamali na ito, yung mga nakasakit ng damdamin, yung mga biglang pagsabog ng kanilang emosyon at meron pong nasaktan ay bahagi ng buhay. Yan. Hindi po ito po pwede talaga na mawala sa ating buhay. Dahil yan po ay bahagi ng buhay. Kaya nga po magandang tunuan sila. Memo number 3 ay maganda rin po na ang ating mga anak ay ating magabayan patungkol sa ano nga ba ang nangyari. At depende po sa ating pakikipag-usap sa kanila. Hindi po kasi nila madaling masasagot yung tanong na bakit. Halimbawa, sila ay merong ginawang isang bagay na nakasakit, no? Nanuntok ng kaklase, di ka, merong binato na kapatid, ganyan, ano? Or whatever, no? Na nakasakit sila.
bakit mo ginawa yun? Bakit mo ginawa yun? Yan. Diba? So, minsan po parang hindi sila agad makakasagot. So, mas maganda po kung ilalarawan natin ang atin pong nakita, anak. Yung kapatid mo, nasaktan kasi tinamaan siya nung bola na mabigat na nabato mo sa kanya. Yan. Yeah, umiiyak yung kapatid mo. So, magkakaroon po siya ng malay dito na ting ginawa niya, ano yung nangyari dun sa kanyang kapatid. Napakaganda po na ang bagay na ito sa tahanan natin na sisimulan na ihugugin. At kung ano ang kanilang sagot, ayan, memo number 4 ay maganda po, pakinggan natin. Natural, mayroon nag-trigger. Kasi yung nagawin na lang, kasi ang dami ng mga sasabihin, ano? So, dito naman po, papasok ang ating gabay. Anak, nagagalit ka ba? Anak, ano yung naramdaman mo? Nagkaroon ka ba ng pakiramdam na, ay, gamit ko to, dapat ganito. So, maganda po, gagabayan natin sila. At yung pong mga ganung usapan, hindi po ito sa teenagers, no? Kasi maganda po ito sa bata pa para pagdating ng teenagers, hindi na po sila magkakaroon ng mga ganitong gagawin, no? At paglabas ng tahanan sa eskwelahan, ay hindi tayo papatawag sa office kasi nanakit ang ating mga anak. Memo number 5, ito po pang huli, ay napadali po na minsan sabihin, sige, mag-sorry ka, yan. Eh, hindi po ito dapat ipilit, no? Kasi yung pong pagsasabi ng sorry ay dapat nararamdaman. Dapat po ay nag-uugat sa isang damdami na, ay, nakakalungkot ang ginawa ko. Na-realize ko na mali pala ito, na hindi pala ito tama. Wawa naman yung aking kapatid. Yun po yung mas maganda. Rather than sorry agad. Iko ba? Kasi dapat naintindihan ng bata ang kanyang ginawa. Anong epekto nito sa kanyang, yes, I'm wrong. Ayan. So maganda po na ito ay ating ma-process habang sila ay bata. Mami Becerio, sa ilang paalala sa Memo ni Mami. Salamat po sa inyong pakikinig sa Memo ni Mami. Para sa mga tanong, mungkahi o kuro-kuro, mag-email lamang sa memonimami@yahoo.com o mag-text sa 0919-688-0324. Kititan o kaming hawahan, di matatawaran.
umaga po muli sa inyo pong lahat. Salamat sa napakagandang awitin na iyon na pangako na ang Panginoon ay lagi nasa ating tabi. As a matter of fact, siya ay nasa puso ng bawat tatanggap kay Kristo bilang Panginoon na tagapagligtas. Salamat po, Mami Bessie Rio, sa panibagong tips tungkol sa pamilya. At salamat sa inyong ministry. Kayo po nakikinig at nanonood dito sa 702 DZAS. Ito po ang Family Matters sa impilang 702 DZAS Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Sa pangalan po ni Kuya Willy Basilio, ako po ang inyong lingkod, John Del Milan, at ang aking pong pansamantalang kapartner na si Tess Milan na hindi natin kasama po ngayon. Napagod po kahapon. Ano po? At hindi natin siya kasama. Kaya dumabati si Ate Carmencita Pascual. Mapagpalang umaga, Bishop Jonel at Sister Tess. Wala po si Sister Tess ngayon. Ano po? At si Ate Annabel Barria. Ito'y kapatid ni Pastor Art Concepcion sa US. Wow, akala ko ang kasabihan na to, na to win a man's heart is to feed him with good food. You cook. Pwede na rin pala sa mga babae. Naaaliw daw si Sister Annabel sa inyong love story mag-asawa. Dapat pala ito eh. May part 2 eh. Mag-focus muna tayo sa love story, you know, di ba? So, ito naman ay comment ni, ito nga si Fanny. Sabi niya, dito ako sa Makati, Taguig, na ngayon, pero sa Culion po, ang hometown ko. Basta Culion pala siya. Sa church na hawak ni Pastor Villanueva, sa po ako nagmimisyon. Yung Culion ay very historical, di ba? Yan ay isa sa mga island diyan sa Colon area, ano po, sa Palawan, northernmost part of Palawan, di ba? At diyan po yung mga nagkaroon ng sakit ng leprosy. Pero ngayon, yung pinakamahusay na hospital ay nariyan sa Culion. At diyan ay barangay official ang tatay ni Pastor Dodong. Ano? So tayo ay nagkapasalamat. At sabi niya ni Fanny ay, sabi niya ay one time, napadaan din po ako sa church nila nila pastor sa Coron. Kakatuwa na makita ko si pastor sa program nyo. Aba, nadaan daw dyan sa church natin doon at natutuwang makita si Erwin. Ano, praise God. At si Maria Tagle ay nanonood din sa atin from Imus, Cavite. At si Elizabeth Concepcion. Ang bilis palang manligaw ni Brother Erwin. Kasalan agad. So, depende sa perspective yan. Either mabilis manligaw o mabilis mabighani si Carmi. Ayan. Pero alam niyo naman, dati sabi nga niya, hindi niya nagustuhan una eh. Pero talagang matinding manligaw. Inaraw-araw ba naman na may pagkain, di ba? Ayan, talaga. Sabi nga ni Ate Annabel eh, talagang pwede rin daw pala sa babae yun. The way to woman's heart is feed her with good food. Pero kay Army, hindi lang good food. Food na ikaw nagluto. Kaya, di ba, nung ipagluto talaga ni Erwin sa harapan ni Carmi, aba, wala nang ano, wala nang second thought. Sinagot na agad. Ayan, at si Nanette Palencia ay nakikinig din sa atin. God bless po sa inyo ang lahat. Ano po? Si Pastor Erich ay nanonood din sa atin at sabi niya, yan din ang kanyang prayer at sinikap na ang kanyang anak ay bilang pastor ay maalagaan niya ang ika nga ay experience sa isang buhay ng pamilya ay ang pastor ay tatay. Kaya the Lord has blessed him sa kanyang fathering. Si Josie Mingala, blessed morning po mga kaagapay. Kami nakikinig from Hong Kong. Ayan. Si Rhea Cruz, mapagpalang araw. Si Elvira Pangilinan, San Jose del Monte, Bulacan. At si Elvi, ito sabi niya, maraming salamat. Ako, marami po kaming bibigyan ng daan na pagbasa mamaya. Ngunit balikan po natin ang lakbayin ni Erwin at saka po ni Carmi. Ano po? At sila nga po ang ating mga panauhin ngayon from Coron, Palawan. Saan nga sa Coron? Saan daw sa Coron? Sa Barangay 5 po, sa Proper Town. Proper Town. Ano, Barangay 5. Apo. At ilang bang number yung barangay na yan? But 5? Hanggang Barangay 6 po. Ah, Barangay. Isa Proper Town, gano'n. Barangay 1, Barangay 2. So lahat ng yon sa town,
may limang barangay na by number. By number po. Tapos okay. Yung Balisungan, another barangay. Sakop po ng Tagum. Barangay yan. Tagum. Tagum po. Sakop ng anong barangay? Tagumpay po. Tagumpay 6 or 10? Ano? May number din. May number din po. Ah, number. Ang buong koron. Ano, ha? So, pero tawag doon ay Balisungan. Ano? Balisungan po. Doon si na Pastor Dong at ang kanyang kabiyak. Ano? O, binati niyo na ba yung ating mga magagawa doon? Sige. Oh, binabati po namin si Pastor Dong, si Pastor JR ng Bangkuang, Koron, Palawan. Yan. Raise God. Yung mga kababaihan natin. Yung mga ano significant woman na katulad kong magaganda dyan. Yan. Hello there. Yan. Baka may malimutan daw kaya hindi na mabanggit ang isa-isang pangalan. Hindi na po. Masat lahat po ng mga significant woman na magaganda like yun. Me. Yan. Sila Erwin at Carmi po ay pinagkatiwalaan ng Panginoon ng kanyang pamilya ng isang negosyo doon sa Koron. Ano nga itong negosyo ninyo? Ano po to? Souvenir shop. Souvenir shop. Oh, souvenir shop and pasalubong po. Yun. At sa mga city tour, isa sa mga pinupuntahan. Yes, itinerary. Kasama po sa itinerary yung... Kasama sa itinerary. Yan ay isa sa mga malaking souvenir shop dyan. Mga una. At ito ay tinayo at pinasimula ni... Mother ko. Ni Nanang. Ayan. Talagang businesswoman ang mga pe. Oh. Apo. Ang mga pe at malaking lahi ang pe sa Palawan. Palawan. Lalo na sa Koron. Ano? Yes, at si Judge. Batiin natin si Judge. Oo. Binabati po namin si retired. Uncle Junior. Junior. Perfecto. Bye. Judge Pe. Ayan. Siyempre, lahat ng mga tito at tita. Sina? Si Ma'am Rose. Ayan. Auntie Kids. Santikuting. Ayan. At ang iba pa. Maraming lahi po yan. Pag iisa-isahin nila. Marami. At kamakailan ay nagkaroon ng reunion din sa sa Puerto. Nagkaroon po sa Puerto. Ayan. Mamaya puntahan natin yan. So, ayan na po. At pinagtagpo ng Panginoon ang Carmi at si Erwin. At sila ngayon nakasal. At sabi nga ay sobrang bilis na mamaligo ni Erwin. At nung kayo ay kinasal, umuwi kayo sa Pampanga o sa Koron? Koron o sa po. Cebu? Sa Koron na po kami. Sa Koron. So, kumusta naman nang kayo umuwi? Ayun iba po. Nagulat si Pastor Bert at si Nanang? Actually po kasi nagulat talaga yon kasi bago po kami kinasal, hindi kami nabigyan ng naghingi ng consent sa kanila. Mm. Nag-secret marriage pa kami. Ah, SM bala ha? Oo. Mga ilang taong kayo noon? Ako, during that time po, siguro sa mga 22 ako. 23 ako kinasal. Ikaw 23, siya ay 24. 24. One year lang po yun. At di pag-uwi, ha? Meron ng kasama wala po si Erwin. Silang alam halos eh. Umuwi ako sa sarili. Normal life lang po. Mm. Normal life. Eh, paano si Carmi? Paano mo i-introduce si Carmi sa kanila? Basta din nila ko lang nagulat po. Pinakilala na lang ko lang. Nagulat na lang po ako eh. Namanhi ka na po agad eh. Namanhi ka na po agad. Nagulat agad ako. Tapos, isang araw, gabi yon. Sa kayo nag-secret married dito sa Luzon? Po, Pampanga. Sa Pampanga. Actually, hindi po secret married po kasi po. Civil lang. Not necessarily secret. Hindi po kasama po. Hindi kasi nung araw yung mga civils, tawag doon secret po, eh. Kasi konti lang. Opo. Hindi dahil sinisikreto. Konting-konti lang ang tao. Kaya, hindi pinaalam sa magulang. Yes, kaya secret marriage. So nung umuwi kayo ng Palawan, kasama mo na si Carmi? Kasama ko na po. Ano ang naging reaksyon? Pero kinasal na po kami ng sa simbahan. Ayun. Iba po kasi yung sa civil, iba po yung ano. Ayun, sa dalawa ang inyong. So, pagkaraan ay kayo pinagpala ng ilang anak? Anong ulali? Apat po. Apat na anak. At nung panahon na yon, di ba, sabi mo, Carmi, ang gusto mo ay yung, kahit ayaw mo ng born again, pero may pagkilala sa Diyos, kaya ginusto mo na rin opo, at yun ang gusto opo. Mo. Pero pag-uwi mo, sabi ni Erwin, hindi naman siya seryosong born again. Anong nakita mo, anong dami mo doon? Ito pala, hindi pala kinukontra pa yung tatay niya. Anong dami mo doon? Yun po, lagi ko po siyang nung umuwi na po kami sa Koron, nagpa-practice po yung mga kasi po, nag-ready po sila for worship, kinabukasan. No? Kasi Saturday night po, siya po nagiinom po sila doon. Ewan po, sino po kayo, mga pinsan din po niya. Ah. Tapos nagugulat na lang po ako,
kumukuha po siya ng bato, binabato po niya yung bubong ng church. Kasi maingay daw po yung mga nagpa-practice. Siya pa, siya naiingayan, ano? Binabato po niya, sabi ko, huwag mong batuin yan, ano yan, gawain niya ng Panginoon. Tapos sabi niya, hindi, maingay sila. Sabi nga, ganun po siya. Sa sinasaway mo siya? Opo, sinasaway ko po kahit siya. Kahit initially, ko, ayaw mo sa born again, ano ha? Opo, talaga pong, tapos po Bishop, talagang, dahil nga po medyo na ano po, kasi hindi ko po nakikita sa ano niya, sa buhay, pero dahil po pastor po yung binant kong lalaki, ang ginagawa ko po Bishop noon, ano, nagsisimba po ako ng Catholic sa morning. Mm. Patago po sa mga binant ko. Sinatago mo. Tapos sinatid pa rin po niya ako sa motor. Tapos kapag nasa loob naman po ako ng ano, ng church ng Catholic po, ay hindi po ako pumapasok kasi natatakot po ako baka may makakita sa akin. Baka makita ka, eh, na namimiyanan ka. Oo. Sa yun ang sitwasyon nyo dahil namimiyanan ka. No? Pero ito namang anak nila, hindi naman tapat. Binabato pa sila. Pero sinasaway mo, hindi ka natutuwa dahil ano, no, no, dahil ayaw mo ng born again. Sa akin po kasi is parang naiyak po ako. Po, naiyak po ako na ano, nagawain po kasi yun eh. Ayun. So kahit na gan po sila, kahit na natutuwa rin po ako sa mga kanta-kantahan po kasi unti-unti na rin po ako na ano sa mga kantahan. Ayun. Po noon eh. Kasi every morning po sa Christian. Nadidinig mo. Nagsisimba po ako sa Christian, then sa hapon po ako lumilipat po sa Catholic. So that, nahihirapan po talaga ako noon. Sabi ko, Lord, bakit po, one day po, sabi ko, Lord, bakit po maraming mga, ano, may born again, may Katoliko, may Iglesia ni Cristo. No? Bakit iba-iba po, kayo lang naman po ang sinasamba. Sabi ko, naguguluhan po ako, ano ho ba talaga yung yes, totoo po, sabi nga nun. Yun po, hanggang sa question ko po na yun, sa araw po ng Sunday yun, kasi never po ako nakahawak po ng Bible since yes, nung ano so, po ako, nung dalaga po ako. Nakakita po ako ng Bible tapos may narinig po akong pastor na ano na kapag magbasa ng Bible hindi lang basta-basta i-open mo, kailangan hingin daw po yung guide muna niya. Opo, yung guide niya. Tapos one day sabi ko, Lord, sabi po nung narinig kong pastor na hindi daw po basta-basta mag-open ng Bible, kailangan mag-pray po muna at hingin po yung guide niyo. Sabi ko, ang tanong ko lang po, ano ba talaga totoo? Bakit may mga born again? Ano ba talaga totoo? Sa pamamagitan po pagbuklat, bigyan niyo po ako ng verse. Yun. So, dinear mo si Lord na pagbuksan ko po itong Bible, sagutin niyo po ako. Ano ang sagot sa iyo ng Panginoon? Ganun po. Pagbuklat ko po ng Bible, talagang pumikit po ako. Tapos, ang una ko po nakita is John 3:3. Mm-hmm. Yung sinikodemo po. Unless a man be born again, opo, sabi he cannot niya, see the kingdom of God. Opo, sabi po ni Nicodemo doon, paano ako may, alam ba naman babalik ako sa, ano, sa sinapupunan. Sa sinapupunan ng aking ina, sabi ganun. Tapos, sumagot po yung Panginoon doon, sabi niya, ang pinanganak sa laman ay laman, at ang pinanganak sa espiritu ay espiritu. Tapos, siya po mismo nagsabi na, you must be born again, all of you. So, pagkabasa ko po noon, talagang ramdam na ramdam ko po siya. Sinagot ka ng Panginoon. Opo, talagang hindi ko po akalain na napaiyak po ako. Yes. Doon ko po na-realize lahat ang mga pinagagawa ko sa pagtutulid ko sa mga Christian po. Yeah. So, yun po. Doon po ako unang tinawag po ng Panginoon. Wow. Doon po. Noong panahon na yon, si Erwin hindi pa rin seryoso sa pagka-born again. Hindi pa po siya. Pero ikaw, dahil nakipag-usap ka sa Diyos, talaga ang Diyos, totoo, no? No? Yung sinasabi na, you come to me and I will give you rest, di ba? If you draw near to God, He will draw near to you. At kinagot ka ng Panginoon. Praise God. At yun ang turning point ng naunawaan mo, is not a matter of religion, na Catholic o Protestant o ano ma, it's a matter of experiencing God through a born-again experience. Si Erwin naman, paano ang, sabi mo, dahil sa nasaksihan mo mga Christian, nagtatampuhan, nagsisiraan, parang na-turn off ka, di ba? Pero paano ang naging turn around sa buhay mo na magseryoso ka na sa iyong paglakad sa Panginoon? Siguro po yung turning point ko during that time, yung balikan ko yung year 2000, ano po yun, 13. Pagkamatay ng father ko, the same year, namatay yung father ko, the same year din namatay yung pangalawa ko sa Everly. At the same year din na yun, tumama rin po yung Yolanda. Same year din na yun, nawasak din pinagkakitaan namin. Yun. So, totally wipe out, disaster po, wasak yung buong area ng Coron. Wow. Talagang walang kita, wala lahat talaga. Wow. So, flat talaga, zero. Pati sunod-sunod, ako, ano? Namatay si pastor,
namatay si Beverly, tapos yung inyong negosyong restaurant, wasak, dapa, di ba? Grabe. Oh. Tapos yung bagyo pa. Yung bagyo mismo, oh, yeah. Literal na bagyo ng buhay. Kaya, isang araw po yun, magdi-December nun, dahil yung wife ko, hindi na matake yung nangyari. So, mag-isa ako naiwan sa Coron. Then, there's such time na, yun ang talaga, kala ko sinusurrender yung kamay lang. Then, totally, surrender lahat sa Panginoon. Hindi lang kamay, pati pa ako. Kasi during that time, hindi po ako makalakad. Kasi inabot din ako arthritis. Naman, dahil dati, pag in-arthritis ako, 1 month yun bago ako makalakad. Hindi ka nakalakad. Wow. So, lahat yun, pati pa ako, sinuko ko, lahat ng buhay ko, lahat. Pati yung kung ano mang meron ako lahat sa iko. Sinuko ko sa Panginoon. Mm-hmm. And this time, doon po kumilos ang Panginoon. Wow. Isang gabi. Uh-huh. Ano nangyari ng gabi na yan? At naramdaman ko, nagkaroon ako ng something na narilis sa akin na hindi ko maintindihan. Wow. So, naisuko mo lahat-lahat, naramdaman mo na kumilos ang Diyos sa puso mo. Nagkaroon ako ng kapayapaan, ng assurance. At sabi niya na, you seek first the kingdom of God and His righteousness. Yun po yung nag-recall sa akin. Kasi favorite verse din po yung mother ko yon. At nung hinanap ko yon, ay ko, Lord, ikaw na ngayon ang driver ng buhay ko. At from there, yung Panginoon na po ang nag-guide sa akin, nag-lead sa akin yung time na yan. Kaya sa buhay ko, maski marami akong ups and downs, marami rin po ako, hindi po ako perfecto. Isang tao rin ako makasalanan na binigyan lang ng grace ng Panginoon sa araw-araw buhay ko. Yes. So from a stubborn pastor's kid, na mismong anak ng pastor, hindi sumusuporta sa tatay niyang pastor, binabato pa yung simbahan, at umiinom habang ang tatay ay nagpipreach. Napakahirap no para kay pastor, ano? Opo. At dahil nga nabanggit mo na sa sobrang engrossed niya sa misyon at pagpapastor, ay nakalimutan din niyang talagang tutukan kayo. Kaya ang naging reaction mo ay gayon. Ngunit, sa isang turning point ng buhay mo, ay you were put in a situation na wala na. Yung pwede mong pagmayabang na siyempre, negosyo, wasak. Yung mahal mong anak mo, na alala ko talagang balik-balik kayo nun eh. Puro para pag-ooperahan at talagang you really love your daughter and all your children. At pati yun ay nawala. At pati, ngayon ko lang na lang, pati yung ikaw pa rin, hindi makalakad. Ano, ha? Apo. So grabe, talagang you were put to extremity, ika nga. Solo po ko, iniwanan nila ako eh. Dahil isa ako eh. Ayoko po kasi mag-celebrate ng namatay po kasi siya October 31. So, magde-December po na ayoko po kasi mag-celebrate ng Pasko na wala. October wala si Beverly. So, ang ginawa ko po, umalis po, dinala ko po yung dalawa ko pong bunso. So, ang naiwan po yung panganay namin, para isip ko po, naiwan yung dalawang panganay, dala ko yung dalawang bunso. Parang ganun po. Parang hindi nawala si Beverly. Ganun. Opo po. 1 month din po ako sa ano no, sa Pampanga. Nag-stay lang po ako sa Pampanga. Yung inano ko po lahat. Yung masakit po kasi talaga yung ano, yung ganun na. Yung sa 13 years na ano, kami po talaga yung magkasama ng bata. Yes. So, yun po. Nung after nung ano po, tumawag po siya. January 7, pinaluwas po niya kami. After nung turning point na yon sa buhay po, mo, tumawag ka. Hindi ko po alam na, ano na, kasi wala na po ako nalaman na hindi na siya nakalakad, talagang. Hindi ka aware no. Pagdating po namin sa, ano, sa Palawan, sa Coron po, kinabukasan po, nagulat po ako, nagpabaptize po siya. Siya lang po ang, ano, ang nagano po, ang witness po, yung binan ko, si Nanang. Sino nagbaptize sa'yo? Kapatid yung brother ko po. Si Kuya Dong. Da, talaga. Dahil siya nag-aaral sa Bible School. Ano ha? Si Pastor Dong. Ayan. Opo. Siya po. Tapos kami rin po yung witness. Yung mga anak din po niya. So yun po. Doon po nagsimula yung... Ikaw lang ang tanging binautismoan. Opo, siya lang. Paano mo sinabi na gusto ko magkabautismo? Ayan. Sabi ko, dahil ikaw ang aking kuya, sabi kong ganon, gusto ko ikaw ang makawitness. At yung pamilya ko. Ayun. Wow. Kaya tinawagan mo siya para ma-witness.
Opo, pinauwi po niya kami lahat. Hindi po alam na magluto pa nga ako noon eh. Kasi it's a big celebration para sa akin. Yun. So, pinauwi mo si Carmi, hindi mo alam na mayor magpapabaptize si Erwin. Opo. Kasi po, alam ko po kasi nabaptize na nung, nung yung ano po, yung continuation po ng ano ko, after one week po, tinanong ko po yung binan kong pastor. Sabi ko, tayo kailan po yung magpapabaptize po ako? Kailan po yung baptism? So, yun po. Nung nagpabaptize po ako, sumunod-sunod, ayun pala, kumbaga, sabi po kasi ng ano niya, sumabay na kayo. Parang kunwari lang po yung pagkabaptize sa kanya. Sabi ko, ba't ka magpapabaptize, inabaptize ka, na tapos wala po pala sa sarili. Sa sarili niya. Pero this time, ay talagang, alam mo na talagang having, surrender your life to Jesus, this is the time that I will follow sa water baptism. So, pag-uwi mo, may baptism pala, tapos naghanda ka pa. Ano? Paano namang, ano ang naging reaksyon ni Pastor Bert, ni Nanang? Wala po si tatay. Patay na po siya. Wala na, no. Si Nanang, sabi niya, magpapaptize-baptize ka pa, sabi nga nun. Sabi niya. Pero later, nakumbinsi ko na, sabi ko, ayan yun na, sabi ko. Tapos, alam kasi ni Nanang na maloko ka. Tapos, here you come. Pabaptize-baptize ka pa. Tapos, nabaptize ka na dati. Wala rin nangyari ngayon. Pabaptize-baptize ka na naman. Ganon. Dalawang beses na po siya nagpabaptize. Pangatlo po yung final po. Pero, kasi ikaw, baptize na yun, actually. Yan taong dati ko, pinipito akong baptize. Baka mabago ako. Buo na lang ako para doon siya mapahiya. Kaya ka pinilit baptize kasi inisip niya yung pagkakabaptize, bababago ka. Mababago ko. So ikaw naman, ayaw mapahiya ang tatay mo. Sige na nga. Pero nasa puso mo na alam mo na yung pagsunod sa tubig na bautismo ay kailangan sa isang totoong tumanggap. Sa akin po, is a symbol para sa akin ng pagsuko. Yun. Which is true. Na pag nilubog ka, ay yun ay symbolism na ikaw ay namatay ng kasama ni Kristo at nabagong muli. At dahil dito mo naranasan yung totoong yun, yung dalawa hindi counted para sa'yo. Kaya wala naghanda kasi, ka pa, at ano ka. At, buti hindi ka rin na-discourage ang sabihin ni Nanang. Siyempre, galing si Nanang sa nakita niya yung buhay mo eh. Pabaptize ka pa. I have decided to follow Jesus. Yung panahon na yun. Wow. Praise the Lord. Wow, talagang... nakita po natin mga kaibigan ang kapangyarihan ng panalangin. I can imagine si Pastor Bert, siyempre disappointed siya. He was helpless kung paano gagawin. At alam niya, hindi rin siya perfecto. Pero pagka palang pinapanalangin, saka yung binhi ng salita ng Diyos. Diba? Yun ang binuhay ng Panginoon sa puso mo when you come to that extremity of your life. Siguro po yung promise ng Panginoon kay Tatay, bago siya umalis, hinawakan niya kamay ko eh. Uh-huh. Tapos sabi niya, may nang-ujok sa akin, sabi niya, pag-pray mo tatay mo, sabi niya ganun. Mm-hmm. Para bang sinner's prayer. Hindi ko rin alam, pero the moment po nung araw na yon, since namatay tatay ko, alam ko na ang Diyos ay Diyos ng pangako. Wow. At tinupad niya yun sa tatay ko. Hindi ka pa seryoso nun sa Lord. Hindi pa po. No. Pero may nag-ujok sa'yo na ipag-pray mo sa tatay mo dahil lilisa na. At hindi ko po pinag-pray yun. Hindi niya po sinunod yung all. Hindi mo. Kasi sabi ko, hindi ako marumang na langin eh. Ayun. So, inignore mo. Tumalikod ako at it's a matter of minutes lang po. Sumunod sa akin yun ako, sabi pati ng tatay mo. Oh, wow. So you regret that, ano? Time, ayun. At kasama yun sa sinariwa ng Panginoon sa iyo. Nakulang ang isang broadcast sa inyong journey. Pambihira, ano. So, anyway, so magja-jump tayo at siguro susunod ng pagkakataon, babalikan natin yung ilang mga segment na yun. So, ngayong ikaw ay nagsuko na ng buhay sa Panginoon at this time you are serious at nakita mo, paano mo nakita ang kumikilos ang Panginoon sa iyong pamilya ngayon? Ano po, hindi po naging madala yung journey of life ko. Yung pagsuko ko po yon, marami rin pong ups and downs. Yes. Actually, nagpapatuloy pa rin ako sa aking ginagawa. Hmm. Pero isa lang pong natatandaan ko, ay Diyos ng pangako. Yes. So the moment po na I surrender my life, ang Panginoon po kumilos sa buhay ko. Mm-hmm. Dahan-dahan po ako, nag-moving forward din. Nanalangin din, nagbabasa na po ako ng Word of God ng panahon na yon. Yun. Na never ko pong ginagawa sa buong buhay ko. Wow. Apo, at yan ang isang katibayan, ang totoong born again, yung may pagkauhaw sa salita ng Panginoon. At saka meron kang resistance, di ba? Dahil sa nakita mong inconsistency sa buhay ng mga nagsasabing Kristiyano ng panahon na yon. Pero this time talagang nagseryoso ka magbasa ng Bible.
Okay, tapos? At imagine po na yung Bible na yun, magkakaroon po ng isang malinaw sa akin na mensahe sa araw-araw. Mm. Wala po akong mentor, wala akong ganun. Pero yes, the Lord guide me well sa araw-araw ng buhay ko. At yun yung aking gabay. Amen. Wow. So, kita natin mga kaibigan, from a very resistant heart, nang lumapit sa Panginoon. Ngayon, tinagbubukat ng Bible, talagang kinakatagpo ka ng Panginoon. Amen. At yun ang nagiging gabay mo sa mga desisyon mo sa buhay. Hindi ko maiwasan naman kasi nakita ko yung kabuti ng Panginoon sa buhay ko eh. Kasi nga, hindi ko maiwasan na ma-emotion kasi nakikita ko yung dinadaanan ko na until na inaayos niya. Wow. Yung talaga naman nakakaiyak ang biyaya ng Panginoon, di ba? Hindi tayo karapat-dapat, pero opo, yung biyaya niya. Amen. At hindi lang yung biyaya ng pagliligtas, yung turning point, kundi yung araw-araw, pagbubutom ng Bible mo, kinakausap ka ng Panginoon, di ba? Oo. Talagang sa panahon po na yun, marami rin ako, pag sabi niyang kaliwa, kakanan ako. Pag sabi kanan, kakanan. Talaga pong, marami pa rin ako ng mga areas ng buhay ko na hindi nakasusunod sa Kanya. Yeah. Pero ano mga significant na ginawa ng Panginoon sa iyo from then on? Mga mahalagang ginawa ng Panginoon. Ano po yon? Magmula po noon, yung unang pangako niya sa akin, kasi yung claim ko, Lord, bigyan mo ko, Lord, ng business kasi wala na po ng flat na yun. Mm-hmm. Wala na sabi restaurant. Ko, bigyan niyo ako pa ng negosyo na hindi buying time, hindi masyadong tiring. Kasi ang restaurant po mapagod para sa akin. Mm-hmm. At precise po, nung sinabi ko yon, para bang kausap ko, sabi, sige, bibigyan kita. Pero sabi niya, na parang ganun eh. Sabi niya, kung uunahin mo ako, sabi niya, lahat, sabi niya, ibibigay ko sa'yo. Sabi niya, kung hindi mo pahalaga ng pera, doon kita bibigyan sa panahon hindi mo kailangan. Wow, talaga naman, ano? Mm-hmm. The moment po na inalis ko isip ko sa pera, ang sa akin dito is ano, ang focus ko is makilala pa yun ang Panginoon lalo, lumalim sa Kanya. At dahan-dahan po, bumukas po ang isang napakagandang negosyo na sabi niya, ngayon papakita ko sa iyo ang isang imposible. Wow. Uh-huh. Dati pong nagnegosyo ko, mga siguro, hindi naman po kami ganun kayaman, kaya lang nag-start po ako mga 500,000, 1,000,000. The most is 1,000,000 po, pero kalimita mga 200,000. Nagnegosyo po ako. At a young age to have that, ha? Nang sa mother ko, nag-support restaurants, pero parati nagpa-flat. This time po, binigyan ako ng Panginoon ng kapiraso lang, maliit lang. Binigyan niya po ako ng less than 10,000 pesos. Oh. At sa 500,000 at 1,000. Opo. Talagang no struggle po 'yon. Mm-hmm. On that moment po, yung 500 10,000 pesos lang na 'yan, nag-grow siya within a month. Umabot po siya ng almost mga 30,000. Mm-hmm. Malaki. Yeah. At tumuloy-tuloy po yung year back na 2015. Until now po, in-enjoy po namin yung biyaya ng Panginoon, wow, yung blessing niya. So ito ay nung panahon na bahagi ng iyong pagsusuko ng buhay sa Panginoon na ang iyong maging sentro na ay hindi pera, 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 pera. Apo. Kung hindi yung direksyon ng Panginoon. Amen. Sa aking pamilya. At doon ka nakita mo yung biyaya dumaloy. Apo. Diba? Hindi parang trying hard. Apo. Dumaloy ang biyaya. Amen. Wow. At paano mo naman iniimpluwensyahan ng iyong asawa at anak sa iyong paglakad sa Panginoon? Sa araw-araw ko po na battle nung araw matagal din po bago ko nakaabot sa kanila kasi para bang may fear ako, baka daw pakinggan ng wife ko. Oo nga, dahil alam niya nga na loko-loko pa. No? I'm a perfect father din po sa mga anak ko at isa po ako mahihain na tao. Mm-hmm. Hindi ko kaya magsalita, more impersonal. Tapos minsan nasabihan niya rin ako na pa-preach-preach ka pa, sabi niya ganyan, wala naman sa buhay mo. Ayun. Yun. Kaya yung isa pong araw uli na nangyari sa buhay ko na nag-step uli ako ng forward na eto na, whatever happened, gagawin ko na. Eto po yung panahon uli nung ng 2019, no? Ayun, ano? Pandemic po. Pandemic. Yan po yun. I-advance ko na po yun. Yun talaga, actually, ang buhay ko po ngayon, this time, mas meron na po ako ngayong, although panahon na yun talagang dahan-dahan, pero ngayon mas meron ng a flame na dahan-dahan sa Panginoon na moving forward talaga.
At doon po ako nagsimula magminis sa aking pamilya. Dahan-dahan. Itong pandemic. Itong pandemic. Okay. Sabihin, bago pandemic, kumakilos na ang Panginoon sa iyo, pero nahihiya ka dahil nga sa background mo, di ba? Yes po. Pero nagpatuloy ka sa Panginoon at ngayon dahil sa pandemic. Start po siya sa family. Oo, dahil sa pandemic, pwersadong sama-sama ang pamilya. Yes po. Binigyan ka ng platform ng Panginoon na pastoran ang asawa at anak mo. Opo. Dahil ayan din po sa buhay ko eh. Kasi maraming threat po sa buhay ko eh. Aha. Kasi the more po na tumatali ko sa Panginoon, ilang beses na threat ang buhay ko. Mm-hmm. Oo. Madalas na emergency po ko sa hospital. Wow. Nagdudugi akong dugo. Aha. Nagkaroon ng problema sa kidney. Aha. Tapos yung recently pinakalas ko, yung aking COVID. Yung COVID. Seryosong COVID ang tumama. At yun po yung naging dahilan talaga yung pamilya ko. Inuna ko na talaga. Mm-hmm. Bago ang lahat. Pag sinabi mong inuuna mong pamilya mo bago ang lahat, ano ito? Pwede bang paliwanag mo sa ating mga tagapanood? Ano po yun? Kasi po, ang family po natin, para bang in simple illustration po, lahat po tayo may mga achievements sa buhay. Mm-hmm. Lahat po tayo may ino-offeran. Kapag meron kang any achievement, pag bata ka pa, may grades ka, may ganon, ang una mong dadalahin ay sa pamilya mo. Yes, hindi mo dadalahin doon sa mga kakilala lang. Kaya po sa akin, nung nakakita ko ng isang napakaganda at talagang nakakapagbigay ito ng kagalakan, eh, binigay ko po sa pamilya ko yon. At hindi ko na inaano kung sila ba paniniwalaan ako. Hindi, importante. Totoo ang sinasabi ko. Yeah. Maniwala man sila kay hindi. Mm-hmm. At sinir ko po sa kanila yung salvation at yung buhay ko na dahan-dahan. Hindi para ipakita na ako inagbabago na ako. Hindi, ito ang buhay na binabago ng Diyos. Mm-hmm. Wow. At sa ngayon, paano mo sila inaakay sa Panginoon? Araw-araw po meron kaming family which is ginagamit po natin sa Glory ng family ano natin. Smart family. Smart family natin, yes, po. Uh-huh. Yung po ang aming gabay at meron po kaming mag-asawa ng everyday namin, ng devotion din namin. Wow. At meron kaming prayer din namin before ano, bedtime. Pero Carmine, ano, hindi ka nagulat yung dating hindi seryoso, ngayon sobrang seryoso naman, ba na? Po, nakita ko po, nakita ko rin po kasi sa buhay niya na yung changes po kasi yun. Niya. So, yun po, kasi po, kahit na ganun po siya, pati po ako, yung minsan sa ano ba to? Totoo ba to? Minsan po, natutulog ako kasi ayok po ng maliwanag. Mm. Ang ginawa po niya, kasi talagang inano po siya, ang ginawa po niya, bumili po siya ng flashlight na nasa noo. Noo. Oh, wow. Tapos kasi hindi po ako makatulog kapag may ilaw. So, ang ginagawa po niya, talagang nagbabasa po siya. Doon ko po nakita talaga na kumikilos na yung wow. Panginoon. Kumikilos na po talaga sa buhay niya yung yung totoo na po talaga. Tsaka kasi nung bago-bago po siya before po pandemic, sabi ko, babasa-basa ka, tapos ganyan-ganyan rin lang. Ano mo, hindi ko po nakikita sa buhay niya. Pero nakita ko po yung madaling araw po, gigising po siya, nagbabasa po siya ng Bible. So, yun po, doon ko na po unti-unti na ano na sabi ko, Lord, salamat, sabi ko, kumikilos na po kayo sa kanya. Sabi ko, nandito lang po ako na sabi ko, supportan. One day po, before po siya magka-COVID, ano po, sabi po niya, nakahiga po kami, sabi niya, ma, kapag ka okay na yung ano, yung koron, yung okay na wala ng COVID, sabi niya, ikaw na bahala sa negosyo natin, ikaw na bahala sa mga bata, ako magmi-mission na lang. Ba, yun po yung talaga. Sinabi niya. No. Kung ano daw po yung role ng tatay niya, kasi nung nabubuhay po kasi itutuloy niya. Opo. Aba, grabe. Kung ano daw po yung role ng tatay niya na nagmi-mission sa mga kamag-anak, kung saan po pumupunta, tapos yung nanay naman niya na iwalan po sa ano sa negosyo. So ako naman po yun na may ambition niya. Opo, tapos basta siya mag-mission na lang daw po. Yun po hanggang sa after one week or two weeks po nagka-COVID po siya. So kailangan baka po mahaway mga bata. So pinaluwas ko po siya sa koron kasi dito po kami sa farm para malayo po kami sa mga yung hawa-hawa na po kasi virus. Yun po nung that time na yun, talagang iba na po talaga siya, Bishop. Talagang yung time na talagang nag-iba na po yung mukha niya, iba na talagang hinang-hina na po siya. Talagang kung tapos sunod-sunod po, talaga pong iba po talaga that time na pandemic, that time na yon.
sunod-sunod po yung mga kamag-anak niya, auntie niya, mga pinsan niya, unti-unti, na nawala po sila. Tapos, namatay na po sila. Next na po. Tapos, siya unti-unti na rin candidate po siya na... Candidate ako, candidate. Candidate na rin po siya. So, yun po, nagpapasalamat din po kami sa... Reserve ni Lord for a mission. Wow. Natin mga kaibigan na ito ay bunga na si Pastor Berba. Meron siyang pagkukulang. Passion niya sa Panginoon ay naroroon. Kaya kita mo ang Panginoon, in perfect as we are, talagang ino-honor niya yung mga prayer. Army, hindi pa siya niya. Gusto niya asawa na maka-Diyos. Eh, akala mo, hindi maka-Diyos, kalaban. pero kita mo, sinasagot ng Panginoon at eventually, ito nga po si Erwin ngayon. Sa marami niyang pinagdaanan, ay narito. At hindi lang yung siya ay lumapit sa Panginoon. Hindi ngayon ay mula nung pandemic, ginagada niya ang kanyang asawa at mga anak. Paano mga bata dito na parang titipong nag-iibig? Sa simula, hesitant sila kasi usual sa ginagawa. Pago, no? Opo. Okay. Oo, pero nung pinag-pray ko rin, sinasabi ano, ng mga bata, dahan-dahan. Ito yung papa nila na sumuport din po tayo. At kapag tama po direksyon, sasamahan po tayo ng Panginoon. That's right. Wow. Natin po mga kaibigan na talagang kung magpapasimula ka sa Panginoon, bibigyan para pangunahan mo asawa at anak mo. Yun sa'yo, Erwin, dahil alam nila ang buhay mo eh. So, hindi na naig sa'yo yung ako na nga lang nakakaya. Kundi sino na pangunahan sila. Ano mapapayo mo sa mga tatay ng tahanan ngayon na una-una nag-aatubiling ilang pamilya at iba naman ay talagang hindi ganun kaseryoso. Siguro active sa simbahan. Pero hindi talaga nagbabasa. Ano mapapakita taga panood at siguro po masasabi ko out there sa nakatulad ko kinilalagyan nyo ngayon, ang sa akin po wala pong sikreto para yes. Tayo maging matatag eh. Lahat po ialay na ako nung sinurrender ko po ang buhay ko para po sa bago po tayo makapag meron man po tayo. God will never use you without experience. Mm-hmm. Ang buhay po natin nagpapatotoo. Pero una po talaga ang ating unang sishera ng ating pamilya. Kasi yan po yung ating kaagapay sa araw-araw natin. Mm-hmm. Paano po tayo magmimission kung mismong sa pamilya natin hindi tayo nagsisimula? At alam niyo po ba, napakahirap lang talaga katulad ko mahirap mag-share kapag ka isang bagay na hindi ko na-experience, hindi ko nakita, naranasan ko. Pero once na experience mo, kayang-kaya mo itong dahil iba ang experience mo lalo't kapag na-experience mo ang Panginoon sa buhay mo. Bibigay sa iyo ng lakas para ikay magpatuloy. Hindi na ikinig, hindi ka piniwala. Yun ang malamalaga. Paano ka binago ng Diyos sa buhay mo at ang pagmamahal na yan ay hindi yan susuko. Yes. At ikay magpapatuloy. Ayan, talagang importante po ito mga kaibigan na talagang sabi nga nung ating text kanina, di ba? As for me and my house, we will serve the Lord. Yung nakita niya pagkukulang sa kanyang ama na naging dedicated sa pagkukulang, ito dito siya nagsimula. At sinimula niya sa sarili niyang asawa at sa sarili niyang anak. At kahit nung panahon na si Carmi ay tuloy lang siya sa kanyang walk with God. Ito po ang problema eh. Kung minsan kapag kayong bang ay gusto ko na nga eh ayaw ako suportahan eh wag na nga eh si tuloy lang at importante 'yon na talagang determination, focus at ang Diyos ang kikilos sa mga nasa paligid. At ngayon si Carmi very supportive at kapag nagtitipon po sila, kami po ay natira doon sa kanilang bahay sa Corona, talagang si Erwin at ngayon hindi lang sa sariling asawa at anak. Mm-hmm. Ang mga kamag-anak mo rin, di ba? Kamag-anak po. Pwede mo ba ikwento mo dito ang ginagawa ng Panginoon sa inyo ngayon tungkol sa bagay na yan, sa missional life? Okay.
Ano nyo inaabot ang inyong mga kamag-anak ngayon? Intentionally, di ba? Magitan po ng ano, ng kailangan hingin po muna natin yung ano, yung guide niya kasi kasi lahat po ng mga iba po kasi kapag halimbawang kagaya nung nangyari sa akin, pag halimbawang born again, parang aloof, parang umiiwas. Pero po sa biyaya po ng Panginoon, yung magulang ko, yung kaysa isang nanay ko po, talagang natuwa po ako nakaraan sa kanya kasi po tinanong po ni Erwin na naglambing po yung, kasi birthday po ng nanay ko nung 26 po. Tapos, magkapit bahay lang po kami kasi sa Pampanga, binisita po namin siya. Morning na gano kami, nag-sharing kami po doon. Tapos, nakakatuwa po kasi yung tagapag-alaga po sa nanay ko, sinabihan po niya, sabi niya, alam mo Mercy, sabi niya, kapag alimbawang ano, isa lang ang Diyos natin. Kapag may problema tayo, lalapit tayo sa kay Jesus Christ lang. Wow. Hindi kay Apong Dalo. Kasi yung Apong Dalo po kasi sa... May pabasa po nung panahon na yun eh. May pabasa po. Pabasa. So yung paghahasik nyo sa kanila ng Word of God na si Kristo lamang ang tagapamagitan sa po. Diyos at sa tao. So natuwa po. Nagulat po ako kasi ang ilang days lang po yung mama ko sa Coron po nung nag-celebrate po kami ng 25th po. So, hindi po namin alam na talagang grabe po ang Panginoon talaga. Sa loob ng ilang buwan po, hindi po namin alam. Hindi ko po akalain na tumanim po sa puso ng nanay ko. So, nung birthday po niya na yun, talaga pong natuwa po ako, nagpasalamat po ako sa Panginoon. Kasi po, talagang, ang alam ko po kasi ang mama ko, sarado po talaga siya. Isa po siya sa nagbabasa po ng pasyon na kilalang-kilala po siya dun sa lugar po namin. So, ayun po, nagpasalamat po ako sa Panginoon nung narinig ko po yung nagpapayo na po siya sa ano, sa apo niya po yung nag-alaga po sa kanya eh. At pinapoint back niya sa Bible, ano? Po, kulang na ang ating panahon at sa susunod ay itutuloy natin ang kwento ng Panginoon sa inyong buhay. Gusto lang natin sabihin na mula sa personal na walk ni Erwin, ay dinala niya sa kanyang pamilya. Hindi naging madali at ang pagtanggap, pero tinuloy niya lang. So eventually, nang makita ng kanyang asawa at anak na siya ay seryoso, ay kasama na niya ngayon. At ito po ang maganda. Ngayon, sila ay sama-sama sa family, minimission nila ang angkan ni Carmi. Yun yung kinukwento ni Carmi. At ang angkan ni Erwin sa mother side, sa father side. At ito nga, very quickly, di ba? Uwi kayo para abutin ang kamag-anak saan? Mabilis kami, na. Sa Laguna, sa may Pansol. Yun. So, ginanin po namin. First time po namin nagkaroon ng reunion. Ang kanang Fernandez po. Ayan, so, galing po ng Batangas. Wow. Galing po ng Manila. The other time, pinuntahan nila sa Bicol. Ngayon naman, mga taga-Bicol, pumunta rito. Opo. Wow. Yan po, mga kaibigan. Talagang ikaw ay tinawag sa iyong sariling pamilya para sila ay pastulan at akayin sa Panginoon. Maraming salamat sa mga nag-text sa atin. Si Marie Bix, si Belen, at saka si ano, si itong Billion Nueva, at tuwan-tuwa siya. At ganyan din, Sister Belen, si Captain Art, nakikinig, nanonood sa atin, batiin ninyo, mag-hello tayo. Ano? Hello po, Captain Art, Belen, nasta po kayo. At, siyempre pa. See you there po. Yan, at marami sila, ang Damian Sisters, at naku, wala na tayong oras. At ngayon po tayo po ay lalapit sa Panginoon para po manalangin. Ama naming Diyos, nagpapasalamat kami sapagkat ang iyong galaw sa buhay ni Erwin ay tunay, Panginoon, na daluyan ng pagkapala sa aming mga ama ng tahanan at sa aming pong mga pamilya. Salamat sa kanilang pagkakaisa ng puso ni Carmi upang magkasamang lumago at maglingkod sa inyo. Pinupuri ka namin, Panginoon, sapagkat beyond religiosity, You brought them, Lord God, in a genuine walk with you. Amen. Imperfect as they are, Lord God, ay patuloy sila nagpapahubog sa iyo. Dalangin namin, Panginoon, na gamitin mo ang aming pong broadcast na ito upang pagpalain ang bawat pamilyang kinakatawan ng mga nanonood at mga tagapakinig po namin. Maraming salamat, Panginoon. Ito ang aming dalangin in Jesus' name. Amen. Wow, maraming salamat. At Erwin and Carmi, at we are looking forward na muli namin kayo maanyayahan
para sa, kasi bitin na bitin yung mga nanonood sa atin eh. Ah, ang gandaan niya ng istorya ng mag-asawa. Ano, talagang, naku, pasensya na po, kulang ang oras po natin. Kaya, kaya mag-ala, igegeso din natin po ang mag-asawa. Ano po, para po kasama sa mga, sa makakasama na yung mga bata, tama, sa kanila mga istorya. Si Tess nanonood din daw at tuwan-tuwa rin sa mga naririnig niya. Naku, maraming salamat po sa inyo. At maraming salamat, Carmi. At si Erwin, kanina sabi ni Carmi, wala akong sasabihin. Si Erwin lang. Ay, ngayon, mas maraming pa siyang chinel. Ganon kasi talaga eh, kapag ka nakaranas ka ng kabutihan ng Panginoon, given the opportunity, ra-ra-ra. Thank you, Carmi. Thank you, Erwin. At salamat sa lahat ng tumulong sa atin sa broadcast, si Abcy De Ferrer, si Brian De La Cruz, si Phil Lagtapon, si Desa Magtunang, ang production technician, RTB team, broadcast engineers, at sa mga umagabay sa atin sa Bukawi Transmitter Site. Salamat din po sa mga kaagapay sa nasumama sa amin sa araw po na ito. At sa pangalan po ni Kuya Willie Basilio, at ganoon din ang aking kabiyak na si Tess Milan, ako po ang inyong lingkod, Bishop John Nemila, nagpapasalamat sa inyong pagsama sa aming broadcast ngayong araw ng Lunes. Ito ang Family Matters, kaagapay mo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino. Nais po naming makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan. Sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue,